Di ba alam tong kwento yung na to? Yung parang B-side, parang reject. Parang wala, huwag na nating labas. Hindi ilalabas yun. Completely wala sa plano. So, ang ganito nangyari, Corix. Okay. Ang ganda nito eh. Pangalawang tao pa lang kita na kinuwentohan nito sa interview. Mike Dizon, boss. Saan yun, sir? Dito tayo sa hood ni Mike D. Last time nandito ako, sinundo ko yata sila for recording ng I Was a Teenage 3 album ng Teeth. Ako producer. This one, we're here. Hello po, si Mike po. Si Rico po. Apo. Ay, kumusta po? Kumusta po? Hindi po, nandito na po ako sa office. Kilala niyo po si Marco, yung kasama ko. Ay, ako Marco. Sir, kumusta? Ano si Karen? Nasaan sa office? Kumusta naman? Dito, house to house. Kailan ako huli nandito? Na-recording ng Teenage 3, nag-pre-prod tayo, pero yung music room ko noon, nasa kabila. Paano ngayon, pare? May pictures ka pa ba? Wala na. Wala na pictures. Wow, pwede ba itong... collection ni Mike. Laruan ngayon, bro. Mga laruan ni Mike, oh. Sa lolo ko to, man. Ha? Yung lolo ko, kambal. Wow! Ito, si Lolo Pasing, Lolo Itong. So, 1940s pa to. Oo. Galing. So, ito na, Corix. Ito na yung... From garage studio dati. Pag mabuksan natin. Ganun ka bago. Ganun ka bago. Bago ba? Wow! Bagong bago. Oh my, pati aboy pare, sorry. Medyo mago pa. Pare, yan pa yung last ano ng rehearsal ni Sandwich. Magawa kami ng album ngayon. Oh, okay. Huwag natin hitabay. Sino to? Pare, yun yung tatay ko. Ito yung tatay ko, ito yung tito ko. O, tanggalin muna natin ito. Ang ganda naman ito. Wow, swarming gift ni Raymond eh. Sabi niya, kabit ko daw, ganyan. Taka, kabit ko lang. Oh. Ito pare, oh. Saan yung AirPods mo dito? Diyan ako na-inspire nung nakita ko yung picture na ito yung tatay ko. Diba? Siya yun, yung nasa labas. Oh. Oh. Hindi ka ganyan na humawak ng sticks. Traditional eh, no? Sa tingin ko, sa ano yun eh, mga party-party. Pag-ubulakan sila eh. Ba't ang popogi nila noon, no? Kahit, pogi rin tayo dati nung bata tayo. Sabagay, ikaw, pogi ka pa rin. Ito naman, Teeth. Yan, oh, 15. Ay, alam ko to. Sa Metro 10 to. Ito, sa video to, ng Shooting Star. Oh, totoo. Naglalakad si Jerome yan eh. Oo, oh. Oh, tapos. Tari, gawa mo yun. Gawa natin yun. Oh, yun. Sa isang, Shooting Star. Diba? Isa sa pinaka-proud ako na na-produce ko na album. Tinatabi ko talaga siya sa parang River Maya at saka Rico Blanco album, yung Teenage 3. Outside the River Maya, yun ba yung first mo na pinoduce, no? Oo. Diba? Ba't nyo yata ako naisipan? Kasi nung dulo ng first album nyo, nasa same studio tayo. Tapos, dumaan ka. Dumaan ako, ginagawa nila yung gubat. Tapos wala kaming idea kung paano kakantahin. Parang may words kayo. Oo. Oh. Wala pang melody o hindi kayo sure sa melody. Oo. Oh. Ikaw nagpasok eh, di ba? Dito. Dito. Yun. Parang may magic tong bahay na to eh. Yung first parang 5 songs ng Sandwich nangyari sa unang meeting. Dito? Dito sa bahay na to. So dumating si Raymond, sabi ni Diego, gusto ko maging drummer ng ano yun, drummer ng Heads. Meron kaming side band. Sabi ko, sige! So nung nag-park na si Rames dito sa bahay, sabi ko, totoo ba ito drummer ng Heads sa bahay? Uh-huh. Tapos bumaba, oh totoo nga! Tapos dun sa... Di pa kayo close noon? Di pa, first meeting. First, tapos kung saan... Mas nauna nyo kami na meet kasi oh, naman, puro tayo taga Southside kami. Nasa BF tayo, Maya. Dito rin ang base. So yun, yung garage slash... Ang Eraser Heads, UC, UP. Oo, tsaka ahead sila talaga oh, eh. Oh.
Tapos yun, nung bumaba siya, nag-jam kami, gitara lang dun sa kabilang garahe namin. Wala pa to eh, oo. Nabuo namin yung Butterfly, Masilungan. Basta kung ano yung mga essential songs nung... Yung foundation ng sandwich nun. First meeting. Dito sa bahay. Galing, di ba? Sino-sino kayo nun? Ikaw, si Diego, si Raymond? Complete na. Si Mark, at saka si... First meeting din namin kay Mark, yung, that same day. Dumating si Raymond, tapos... Last ata dumating si Mark. Si Mayrin nandito. Oh, si Jaigo magkasama. Oh. Ano mga kanta na buo dito sa bahay na to? I-rundown mo lang. Kahit okay. Hindi natin lahat i... Well, yung pinaka magmamarka yung Laklak siyempre. Laklak dito. Oh, talagang dito sinulat. Though yung music sa bahay ni Glenn. Pero dito namin talaga binuo yun. Or yung first album ng Tito. Talagang dito. Or lahat pala nung album actually. Laklak, Princesa. Princesa, oo. Yung mga sandwich songs, oo. Yung nga sinabi ko yung Butterfly dito. Butterfly Gunny, oo. Nag-shoot nga kami dati. Kinikilabutan ako, guys! Ang galing. Tagal ko na kaibigan si Mike, pero for some reason, pag sinabi mo na nandito lahat, well, ngayon, mga bata lang tayo naglalaro. Naglalaro lang tayo. Pero what looking for, like, pagdaan ng ilang taon. Taon, oh. Huwag natin sa bintikada. Hindi na tayo naglalaro. Sineryoso na natin. Kwento mo sa amin, ha? Oh. Okay lang. Oh, naman. Wala, princess. So, pare. Oh. Matagal ko nang kahit magkaibigan tayo, alas magkapatid na tayo talaga, di ba? Sa dami ng... Magkababata sa banda, lahat. Mga bata tayo nun, tumanda na tayo na magkakasama, no? Oh. Eksena. Ang daming times na natin nag-cross ng paths. Nag-drums ka pa sa akin sa isang project sa Sesame Street. Oh, okay. Luha mo ako. Thank you. Hindi ko pa yata natatanong sa inyo paano niya nasulat yung Laklak, totoo. Princesa, totoo. Butterfly Carnival. Parang nagkakahiyaan din tayo minsan. Basta yun na yung gusto ko, narinig ko na. Gusto ko na siya. Yung vagueness minsan gusto ko rin eh. Hindi ko alam kung tungkol saan. Actually, oo. Oh. So, pero parang ngayon may curiosity kasi ako. Tsaka gusto ko rin pakita sa audience na yung process ng songwriting, hopefully maka-inspire din ng mga... Ito maganda, Quarix. Yung process ng songwriting, by the way, yung Laklak, yun ang first ever composition ng T. First ever composition ko. At first attempt, ang daming first eh. First recording. Teka muna. Gumagawa ako na minsan ng workshop, ng lecture eh. Mm. Sinasabi ko sa kanila, sumulat lang kayo na mas sumulat. Dahil yung unang kanta nyo, hindi naman agad yun yung pinakamaganda. Sabi ko, ito yung mga una kong kanta, tinutugtog ko sa kanila, kadalasan nagtatawanan lang sila lahat. Dahil ang corny talaga yung mga una kong kanta. So sa case nyo, Laklak muna ang pag-usapan natin. Sige. First attempt. Mo. Nyo. Pati ng group. Oo. Pero ganun din. The fuck? Ang nangyari, kailangan na namin gumawa ng materials para makapag-audition sa Dread. Okay, so gusto niyo tumugtog sa Club Dread? One, at gusto namin mapatugtog kami sa LA 105. Kasi yung barkada natin na Screwheads from the South. May kanta na doon. May kanta na. Okay. Kasabay namin yun, sabi ko. I remember the feeling na lahat ng kilala mo nagkakaroon na ng single doon. Ako sa Laguna, Signum. Signum! Kabarkada rin natin. Oo, oh, oh. Teka, tapos nauna kayo. Nauna ba Maya or kami? Nauna yung Laklak. Okay. Guys! Bilisan niyo! Let's go! So yun na, nagbigay si Glenn. Kay Glenn ang nanggaling actually yung tono eh. Sabi niya meron akong original. So yung... Sa kanya yung riff eh. Diyan. Hindi ko na maalala kung acoustic or electric. Tapos, so, ko, okay yan! Pwede ka bang... O, ginano niya. Pwede ba? Go! Gusto mong isaksak? Huwag na! Eto, ganito. F ba yan? Hindi, nilalagay ko lang F sharp. Kailangan mo na, may alam ako. F sharp, tama. Pero dito ba talaga tinugtog yung Glenn? F sharp nga ata eh. Basta. Ano? Siguro dito, tapos trinanspose nyo lang siguro yun. Kung anong ginagawa mo, tama yung tunog. Pero dito yung recording. Wala ako alam sa gitara. Sige, halimbawa, tumugtog si Glenn ang... Yan, oo. Tapos sabi namin, okay, gusto namin yan. Ang ganda ng tunog, parang... Get you more Born to be Wild. Born to be Wild. Which is
lahat ng banda naman ng time na yon tutugtugin yun. Yun yung jamming songs eh. Exacto. Kahit hindi mo kilala, pare, jamming tayo. Jamming tayo. At saka yung version na nagustuhan din kasi, ginawa ng The Cult eh. Kasi mahilig na rin sa classic rock yung mga 90s bands. So, tinugtog niya yan. Ganda eh, kasi familiar na sa'yo yung tono. Sabi na, okay, game. I-record mo ngayon ng demo yan. So, nirecord na, ginitara niya. Sabi namin, nung okay. Nung tinugtog niya ba, riff na? Ganun na? Riff na, oo. Hindi ganyan. Yung parang... Alam na niya sa utak niya kung paano mangyayari yung kanta eh. So, riff na. So, sabi niya, okay, ganito mangyayari dito. Tinugtog niya. So, record mo. Sabi, pahinging kopya niyan. Teka, may chorus na? Meron. Kompleto. Yan, kompleto eh. Talaga? Yan, kompleto. Yan, ginagawa niya yun. Pati yung... Ano sa pagkaalala ko, kompleto talaga. Talaga? Oo. Wow. Sa pagkaalala ko. So, nirecord niya sa cassette, binigyan niya si Jerome. Maganda na nare-record na natin to ngayon eh. Kasi tingnan mo yung iba, hindi mo na maalala. Actually, okay. Hindi pa natin nirecord to ba? Ikaw lang unang tanong na, na buo na ba pati ito? Wala naman, hindi naman pinag-usapan dati yan eh. Tapos galing. Kung nanunod sila Glenn, sila Jerome, pwede may mali, i-comment nyo na. Sorry Jerome, hindi ko maalala, pero alam ko buo din nila ni Glenn. Best effort lang to lahat. Okay, the story of Lak Lak. So I wrote the music or the riff around 94, I think. I was listening to LA 105.9. I heard the song of the youth, Anak ka ng ina mo. But yeah, basically I was inspired by that moment. I immediately grabbed my acoustic guitar. Believe it or not, it's an acoustic guitar with nylon strings. I played the guitar and I wrote the riff. During that time, it was very easy. It came naturally. And I wrote the whole music instantly. So yun, binigyan niya ng cassette yung si Jerome, guitar player. So tinugtog. Si Peds, bass player, ako. Tapos si Glenn, sabi niya, okay, ito usapan. Lahat tayo gumawa ng kanta. Isasubmit natin after a week. Kasi hindi kami marunong eh. Hindi kami marunong, hindi walang marunong. Sama-sama. So, oh, homework. Okay. I recorded it on tape. I gave my bandmates copies. After 1 week, kasi in 2 weeks aalis si Glenn, punta siya ng States eh. Walang gumawa ng homework. Ito na yun, walang gumawa ng homework. Oh, nandiyan, may gawa ka. Wala. Pets, may gawa ka. Ikaw, Glenn, wala. Okay. So, ako na pressure ako dun sa kwarto ko. Pinapakinggan ko pa ulit. Hindi ako wala akong idea kung paano. Hindi ako nag-research, wala pang Google on how to write a song. Diba? Wala eh. Teka, kung may Google na on how to write a song, malamang ba? Ginawa ko yun. Wala eh. So, paulit-ulit. So, wala kang idea paano gumawa ng kanta? Corix, wala. Wala ka nakita mong older? Wala akong sinundan na wala nag-inspire sa akin. Ang ginawa ko, parang tula eh. So, pinapakinggan ko, nagsigla. Alam mo yun, yung ilang binibilang ko ilan yung ano. Pero bago yun, inisip ko, ano yung susulat ko? Ah, okay. Yung, ano may problema ko ngayon? Parang gusto kong, mahilig ako uminom lately, sabi kong ganun. Pero ang bata ako pa. So problema, nung time na yun. Diba? Ilang taong ba tayo nung mga 90? Ano yun eh, 80, kakagraduate 90. Ko lang ng high school eh. So, first year college. 18, 19, 20, mga ganyan. Siguro, ano yan, 17. Kasi nagde-debut pa lang yung mga classmates ko nun. So, yun ang ano. Totoo. Sabi ko, okay, sige, gagawa ko ng tungkol sa inom. Pero, paano nga ba ako uminom? Iniisip ko eh. Ikaw, nung natikman mo naman yung beer, di mo naman parang, ang sarap ng beer. Wala naman ganun. Wala natang taong. So, iniisip ko, oh nga, pangit naman ang lasa nito. Ba't ka ba ito nagustuhan?
So doon nagsimula? Nagsimula sa pag- matigim-tigim mo. Pinilit mo pang gustuin. Di ba? Dahil yung lasa. Pare, ko, let's be honest. Lahat ng tao, ang unang reaction pag tumigim ng beer. Yeah, yung mukha. Di naman papakita kasi papakulit eh. Ang sarap, pero sa utak mo, tangin ang pangit. Totoo. Mike Deason, who's a great lyricist, wrote the lyrics. And the music and the words was perfect. Wow, literal yun, ha? Literal lahat. Wala naman ako idea na dapat pala. Okay. Maganda yung kantang hindi literal. In-exaggerate mo lang na yung bisyo talaga. Hindi, talaga. Totoo lahat yun, Rix. Okay. Kasi, alimbawa, papasok ka sa school, may nagyaya ng inuman, hindi ka na napasok sa school, iinom ka na lang. So, bisyo na talaga siya. Bisyo siya eh. Meron ko pupuntahan, alimbawa, iba-iba kayong college, yung barkada ko na sa Lasal, makipag-inuman ako dun. Sagarin ko yung absence kasi sa school. Kaka-college mo nang, meron ka na ngayon mga cuts na pwede. Alam mo yun, pag yung pagpasko, nagmamano ka sa lola mo, bibigyan ka ng pera. Tapos, binati ako ng lola ko, taga-Bulacan. Totoo yung lola! Yeah, it was about this lola. That's it. Totoo lahat! Okay. At saka serbesa yung tawag niya. Okay. Kasi okay, so pumunta ka sa Bulacan. Oh, di kahit sa family. Alimbawa, pag Christmas. Mga Christmas, magmamano ko, bibigyan ka na ng pera. Sabi ng lola ko, sabi ko. Ikaw, Michael, taga Bulacan eh. Sabi ng daddy mo, umiinom ko na daw ng serbesa. Humaganon siya. Masama yun, sasabihin niya ganun. Pero nakakatawa, serbesa yung tawag niya eh. Kasi, wow. Yung mga times ng mga lola natin, yun ata yung iniinom nila, serbesa. Okay. Yung dark beer. Oh. So yun ang alam niya. Serbesa negra. O yun ang tawag niya sa beer, serbesa. Lahat ba to nasulat mo sa isang sitting? Isang sitting. Araw o isang... Actually, si Glenn meron siyang dinagdag dito na sobrang essential. Yung pare sumatka muna. Parang yun ang ata yung dinagdag ni Glenn eh. Pero pati yung Corix, hindi fictional yung character na sabi nung Lasengo sa kanto. Oh. Parating may nagiinuman sa kanto namin. Punta natin yung kanto. Diba, nung bata ako, pag may inuman, lumabas ka lang ng bahay kita man sa kanto, kung gusto mo uminom, pupunta ka lang dyan. Okay, lalo pagka mga hapon na. Kahit kayo, tanghali pa lang siguro. Pag summer, walang oras-oras ang inom eh. Yan. Diba? Yan na yun. Wala na nakatira na. Wala na eh. So dito yung nagiinuman sila nun. Oo, oh, wala pang gate to dati. Open yan eh. Tapos open may bahay. Sarap uminom. Tapos yung 17-year-old na Mike D, tinatawag na, pare, sumat ka muna. Baka boy nga tawag siya, boy! Boy eh. Lito pa nun eh, ang bata mo pa nun. Wow. Medyo mind-blown ako ngayon ah. Seryoso? Hindi ko alam na totoo, inisip sabagay ko lang. Sabagay nila natin pinagkwentuhan eh. Inisip ko, kasi fiction pag sinusulat ako, hindi naman lahat ng sinusulat ko literally totoo. Based siya sa totoong emotion or situation, pero hindi talagang totoo yung sayo. Hindi, Corix, yung first album nung T, lahat totoo. Kasi wala naman nagsabi sa amin how to write a song, ha, diba? So, sa nung which is actually, how to write a song. Yung ginawa niyo was really, tingin ko, how it should be. How it should be done. Oh. Dito dati yung room ko eh. Sige. Ito, itong area na to, room ko to dati. Hagda, sa kwarto to dati. Hagda na siya ngayon eh. Oh, pero dito dati yung room mo. Oo, dito yung, ganyan. Ganyan yung room ko. Dito. So, kung saan ko eksakto inisip yung laklak. Oh, ito dati ano to eh. May aso ko dyan, may maidstorm dati doon. Oo nga. May window dito. Madaling araw pare, nakaupo ako na ganyan. Tapos may cassette dyan, rewind play. Nandito eksakto yun. So, ito na yun. More or less dito. Ito eksaktong saan ginawa yung kanta kasi yung window dati yan. Tapos madaling araw. Pahingi nga ng swerte. Ang dami na nga eh. Ang dami mo na nga. For me, it's one of the most parang culturally relevant songs to come out of the 90s band explosion. Parang it just captured yung youth natin. Absolutely. Nung time, yung energy, yung balls. Mm-hmm. Alternative eh, sa bawat
singing the non-traditional stuff, di ba? And narinig ka. I'm analyzing it now as a parang a historian, di ba? Parang ganun. Nagdino-document man sa utak. Oh, parang nung narinig ko to, hindi naman ganito iniisip ko. Pero ngayon looking back, parang the 90s was about being yourself, come as you are, totoo, di ba? Simple yung, chords, rebellion, and then more expression na lang ng 20 something angst. Mm. 'Di ba, which we all ended up being. Parang na-capture niya 'yon eh, na hindi ka sure, pero parang yung sinabi mo nag-resonate sa maraming tao. Nung sinusulat mo ba 'yon? Did you have an idea na magiging ganun ka-important yung song na 'yon? Ito yung nga eh. Dahil nga subok lang 'yon, attempt. Nahihiya ako na pinresent, pinagtawanan namin at ayaw namin. Bakit yung pinagtawanan? Ito yung hindi ko nakwento sa iyo, reject siya nung binigay na. Okay, Tagalog, sabi nila ng Paduy. Kasi cover band kami ng ano yun, ng grunge, ano, yung English so, na songs. So Nirvana, sabi ni Glenn, Alice in Chains, mga ganyan, di ba? Name sabi it. Ni Glenn, maganda. Okay, titake home ko yan. Gagawa ko ang title niyan, Multiple Orgasm. Pero hindi rin niya nagawa. Hindi rin niya nagawa. So walang choice. Ano, paano na? Aalis na si Glenn. Record na natin to. Na-record namin, tapos... Kasi siya pa lang yung gawang kanta. Dalawa. Ano yung isa? Yung isa, Falling Apart, na hindi pa nga kami nagsulat, dahil hindi nga kami marunong magsulat eh. Pinasulat ko sa barkada ko. Yun, English. Yung lyrics. Nag-bet kami doon. Sabi namin, okay, meron tayong Falling Apart, meron tayong Laklak. Record natin, ilabas natin yung Falling Apart. Di ba alam tong kwento yung na Laklak, to? Yung parang B-side, parang reject. Parang wala huwag lang. Na natin labas. Hindi ilalabas yun. Completely wala sa plano. So, ganito nangyari, Corix. Okay. Ang ganda nito eh. Pangalawang tao pa lang kita na kinuwentuhan nito sa interview. Yung dinala ko yung demo ng Falling Apart na nasa side B yung Laklak. Diyan sa Philcom Sen, LA 105. Uh-huh. Kasi ganun. So taga South ka? Oh, dayo ko doon. Sunday nagpunta ako. Punta ka. Sino kasama mo? High school friends ko noon. Sabi ko, samahan niyo ako na meron pang claustrophobia yung kasama ko. 15th floor yun, nilakad namin kasi hindi siya makasakay sa ano, sa elevator. So, nilakad nyo? Nilakad namin. Nag-commute kayo? No, may coach na naman kami noong okay. Time na yun. So punta kayo doon, feel comes and sinibig mo. Sunday, walang DJ, walang station manager. Iiwan mo lang. Binili namin. Sa guard? Guard or... Oh, yung bantay, alam mo na, basta bantay doon. Sabi namin, sa summit namin, ang banda namin, Teeth, patugtugin nyo to sana yung Falling Apart. Okay! So sabi, oh sige, next week papatugtugin na yan. Inaabangan namin. May day na nagde-debut ng mga kanta. Okay, here's a new one from Teeth. Eto na! Falling Apart! Mali! Mali! Galit na galit kami. Galit kayo. Oo, galit kami. Tawag kami. After ilang hours. Kasi hiyang-hiya kayo. Oo, but Falling Apart? Laklak yung pinatugtog. So, inintro siya as Falling Apart. As Falling Apart. Okay, guys. First time tinugtog ang Laklak sa radyo. First time pinarinig sa buong mundo, mali yung title. Mali. Tinawagan namin. Sabi namin, bro, mali yung pinatugtog nyo. Pinatugtog nyo Laklak. Falling Apart yung sinabi namin. Pwede nyo bang paltan na ano? Ibalagay nyo sa ano yung Falling Apart. Sabi nga, sabi nung nakasagot, gusto nyo pa bang paltan? May nagre-request na agad eh. Sabi nga rin. Ah, ganun ba? Sabi, sige, wag na. Paltan mo na lang yung title. Tapos usap-usap kami, parang okay, ito na eh. Wala nang mga, ano na eh. Panindigan na lang natin. Alam mo, sabi namin, i-vote na rin natin. Ah, tinulungan na rin. Tinulungan na namin. Audits sa mga younger audience natin. Well, nung time na yon, ang voting hindi pa sa internet. Hindi pa sa Twitter. Tawag. Tatawag talaga kayo. And I think lahat ng banda na nag-start sa time na yon, yung nanay nila, yung kapatid nila, yung kapitbahay nila. Oo. Tumatawag lahat yan. Imposibleng wala. Lahat ng banda noong 90s ginawa yun. Imposible. Oh. Imposibleng wala. Kung di sila nagkamali, falling, ano? Falling apart? Falling apart, wala tayong laklak sa mundo. Malamang hindi kami nakapag-cut ng record deal nun, di ba? Ano ba yung cassette? Yan ba yung... Ito yung cassette. Kung saan mo pinapatugtog yung demo. Yung demo namin dati. Yung demo ni Glenn. Wala hindi na bubukas, no? Pero nandiyan pa yung pakalagay mo sa dati.
ganda. Ito yung mga gusto. Galing, nandiyan mo yung cassette. Buti nilang tinanong mo. Oo, oh, ito. So dito yun, no? Ito, ay, natatanggal yung speaker nito. Ay, pak! Ganun, tapos lalagay mo dyan. So, yan, dyan mo pinapakinggan yung... Lahat, mga demo namin. Yung demo nung... Dyan ako nagre-record sa radyo. Tapos dito rin yung NU107. Ah, LA105. Yan, banda dyan. Tapos pare, naka-Viva. Yung uso dati, diba? No, para kilansing... Nice. Sana na-inspire kayo dun sa kwento ni Mike. Very honest. Sa mga kanta niya. Pinapakita natin na there are many ways to write songs. Mm-hmm. Parang maganda, Mike, kasi kinokontra mo rin yung sinasabi ko na mag-practice, gawa lang ng gawa, para gumanda yung kanta. Minsan, kahit siguro wala kang practice or wala ka pang alam, pero kung sobrang honest mo rin. Yun, o. Sa... Baka may magic dun, eh. May no? Magic din dun, eh. Sobrang honest nyo. And in your case, I was gonna say, may balls kayo para ilabas yun. In their case, it was their luck. Actually, exactly. Their unluckiness, yung their bad luck, na yung ayaw nilang kanta, yun ang pinatugtog. Na-force kayo, eh. Basically, you only had the balls to record it, but you didn't have the balls to release it. Pero because of some luck, or bad luck, in your case, nakatulong. So, lagi ko naman sinasabi, kailangan mo ng hard work, kailangan mo ng talent, pero kailangan mo rin ng luck para maging successful. Agree. Sa case nyo, dumating yung luck, di ba? Ito. Pero kung wala yung hard work, kung hindi sila nag-effort, kung tinamad ka dahil lahat kayo walang nasulat na kanta at hindi mo pinilit yung sarili mo na magsulat, wala. Kahit hindi mangyayari yung luck. So, I think kailangan... Yung luck kasi wala na sa atin. So, yung hard work, talent, pwede natin... May magagawa tayo doon. So, kung gusto nyo maging successful, siguro take care of those two para pag dumating yung luck or bad luck, may chance. Thank you, Mike. Amen. Salamat. Alright. Salamat. Galing. Galing yung kwento. Sige. Kwento naman natin yung prinsesa. Yung prinsesa... You just ruined the song for me. I cannot unhear that anymore. Yun na yung marinig ko mula.